napansin-pansin na pagpasok ng 2024, medyo gumanda na yung daloy ng traffic kasi nga parang motorists see the seriousness, no, in your efforts. But still, TomTom came out with this study na yung Metro Manila pa rin nga daw isa sa worst, no, sa traffic situation. And I think you want to dispute this kasi nga sabi nyo, gusto nyo malaman kung ano yung naging basis po ng pagsabi nila nito. Una-una ata kinukontra ninyo na Quezon Avenue ang ginamit na daan. Kayo na po magkwento po, sir, kung ano ba ang gusto nyo i-correct dito po sa TomTom po. Kayo ba isang ayon or do you disagree with their findings? Okay, let's put it on dalawang scale. One, we agree na it's really traffic in the Metro Manila. Why? Several contributing factors. Andiyan na po yung dumadaming sasakyan na ang ating mga kababayan na bumibili ng mga kotse. One, two, or even up to three vehicles ang isang pamilya or even one or two persons. They have more than one car. So it's a contributing factor. But to say na we are the worst or even number one on the scale, I think that's ano naman po. Unang-una, as our chairman has said, we want to know kung ano po ba yung technicalities and the measuring factor that they use to come up with such conclusion. Pangalawa, the survey came out 2023, which is already at the end of the year. Alam naman natin, when it comes to the holiday season, talagang napakadaming mga tao ang lumalabas sa kalye, kumahabol po sa mga last minute Christmas shopping, several factors, yung mga Christmas parties po natin and other gatherings. So, ano po yan eh? It's, kumbaga, it was a secluded scenario na during the holiday season. Pangalawa, the contributing factor of the traffic congestion also attributes to the build projects of the government. Marami po tayong mga infrastructures. Yes, exactly, mga flagship projects po natin na we cannot, ipagbawal. One, because konting sakripisyo, it will go a long way. Itong mga projects na to, it's not only for the benefit of the government, but it's the benefit of the people sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po dyan sa mga expansion projects natin sa mga daan, Skyway projects, MRT projects, LRT projects. So it helps, kumbaga, it will ease up the traffic congestion, no, once these projects are finished. Pangatlo, another major contributing factor, yung mga kalsada po natin, all throughout EDSA. Let's put it in the context of that. It was built for how many decades already? And it was not built, kumbaga marami pong mga choke points na supposedly wala po doon or it won't happen dahil po yung engineering aspect ng mga kalsada was not meant for the current scenario. Let's put it on the context of yung packet ng flyover at sa ilalim ng flyover. Yung mga sasakyan, sumasagad po yan hanggang dulo. Dulo bago po sila papasok at lalabas. So these are some of the contributing factors na nagkakaroon tayo ng choke points. Yung mga sasakyan, last minute, biglang magsaswerving. So nagkakaroon po ng antala sa kumbaga, mobility ng ating mga motorista. And lastly, we have to admit, no, discipline plays a big role when it comes to traffic management or even being a motorist, a licensed driver. Dahil unang-una ang disiplina, it's a major issue. Tulad po niyan, let's put it in another context of yan nga po sa EDSA. Alam naman po natin na there are several, kumbaga, yung the left part is going to the tunnel, the right part is going up the bridge. So why wait, as I said kanina, no, why wait until the end bago po tayo pumasok? Sasagarin natin sa dulo, saka papasok yung mga sasakyan. What will happen to the motorists going under the tunnel? Hihinto po sila. On the other end of it, yung aakit ng tunnel naman, hihinto rin. Dahil kayo po, yung sasakyan na magsuserve, kailangan po kayo hintayin. So these are just some of the factors that attributes to the traffic congestion. But then again, sabi nga natin, yung on an economic aspect, the purchasing power of the Filipino people are there. Marami pong bumibili ng sasakyan, napakabilis pong bumili ng sasakyan. So, talagang dumadami po ang mga kotse. Itong mga build projects natin, flagship projects, we really have to, kumbaga, kailangan natin ipagtuloy-tuloy yan. Dahil in the long run, in the next few years, the Filipino people will be able to feel na talagang
unti-unti na ayos ang traffic. Oh. And lastly, yung mga clearing operations natin. We are clearing the roads not only for the sake of manghuli or just to apprehend our co-motorists. Mm. We are operating to ease up the traffic flow. Tulad po kanina na sinasabi ko, yung mga sidewalk, lalagyan ng structure. Yung mga tao, mapupunta sa kalsada. So, ang mangyayari po, yung mga sasakyan, babagal sila. Uh-oh. Or, even let's say, ang mga sasakyan, nakaparada sa pedestrian lane. Uh-oh. Or even sa sidewalk. Let's get together Sun Air 25.